بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa ating subject na fiqh, ang pinakahuling episode, pinakahuling topic na ating natalakay ay ang patungkol sa Salatul Witr at ang mga panuntunan nito. So ngayon naman, ating tatalakayin, isinunod ng ating Sheikh ang Salatul Taraweh. Sabi ng ating Sheikh, Babun fi Salatul Taraweh, pintuan o kabanata hinggil sa Salatul Taraweh wa ahkamiha, at yung mga panuntunang nauugnay sa Salatul Taraweh. At ang Salatul Taraweh ay kabilang din sa mga sunan na muakkada. So ngayon, umpisan natin talakayin, babanggitin natin na ang mga panuntunan na may kaugnayan sa Salatul Taraweh. Ano nga ba ang Salatul Taraweh? Ang Taraweh o Salatul Taraweh, sabi natin dito, ay isang uri ng voluntaryong sala na isinasagawa ng mga Muslim pagkatapos ng Salatul Isya tuwing buwan ng Ramadan. So, ang Salatul Taraweh may oras, may nakatagdang oras siya. Kaya siya kabilang sa Sunan al-Muqayyadah. Ang Salatul Taraweh ay isang uri ng voluntaryong sala na isinasagawa ng mga Muslim pagkatapos ng Salatul Isya. Magumpis ang oras ng Salatul Taraweh pagkaraan ng Salatul Isya tuwing buwan ng Ramadan, tuwing gabi ng buwan ng Ramadan. So ito yung tinatawag na Salatul Taraweh. Tinawag siya na Salatul Taraweh. No, ang Taraweh hinango mula sa tarweh, no, raha, tarweh, ibig sabihin nagpapahinga, pahinga. Tinawag siyang Taraweh dahil noong una ay kanila itong sinasalahan at nagpapahinga sila sa pagkaraan ng 4 na rakaat dahil sa haba ng binabasa sa sala. So itong sala na ito, Salatul Taraweh, mga kaibigan, tinawag na Taraweh dahil dun, hinango sa tarweh o raha o tarweh, pahinga, dahil yung mga una, mga sahaba, ay nagsasala sila ng mahabang sala at pagkaraan ng 4 na rak'a, nagpapahinga sila sandali, pagkaraan ay tutuloy nila dahil sa haba ng sinasalahan nilang Salatul Taraweh, dahil sa haba ng mga sura na kanilang binabasa sa Salatul Taraweh. Yan ang dahilan kung bakit tinawag itong sala na ito ng Salatul at Taraweh. Ito ay sunna muakkada. Ang hukom nito ay sunna muakkada o higit na binigyang diin na sunna. At ang pagsasagawa nito, sabi ni Sheikh Salih Fauzan, وَفِعْلُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ. Ito ay sunna muakkada, higit na binigyan din na sunna. At ang pagsasagawa nito sa masjid ng jama'a, congregational, ay mas mainam. Ibig sabihin, pwedeng isagawa sa bahay. Subalit, ang salahan nito sa masjid ng jama'a, congregational, ay mas mainam. Ang mga kababaihan naman ay pwede sa kanilang dumalo. No, pwede sa kanilang dumalo sa sala ng jama'a sa Masjid Tarawih, no, bagamat ang mainam sa kanila ay sa bahay. Subalit kung ninanais nila magsala sa masjid dahil may kadahilanan, maaring hindi siya nakaka-concentrate sa bahay o di kaya wala siyang naisaulong suwar na binabasa sa sala, o di kaya may mga wasiat o di kaya muhadara lecture sa masjid at gusto niyang makinig. So ganito mga kadahilanan ay pinapahintulot sa kanyang magsala sa masjid sa kapahintulutan ng kanyang asawa. Halimbawa, isa yan sa kondisyon, mapapangalagaan siya. No, isa din yan sa kondisyon, hindi niya yung aura niya, tatakpan din niya, hindi siya magiging sanhi ng fitness. Kabilang yan sa mga kondisyon na nabanggit
ng ating mga ulama. Ngayon naman, tinalakay ng ating Sheikh dito, sabi niya, yung original kaasalan ng Salatu Tarawih, na ang Salatu Tarawih, ito ay sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay para sa inyong kaalaman, maring ang ilan ay hindi niya alam, na ang Salatu Tarawih sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng dalawa o tatlong gabi lamang, no? Sa unang araw sinalahan ng mahal na propeta, nung unang gawin nito ng mahal na propeta, sinalahan niya sa gabi. Ikalawang gabi, sinalahan din niya. Dumami ang tao sa masjid ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangatlong gabi, nagtipo-tipon yung mga sahaba, mga tao, hindi na dumating ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya sinalahan. Pagkaraan, kinabukasan, no, tinanong nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung bakit siya hindi dumalo. Sabi ng mahal na propeta, nangangamba ako na baka maging obligado sa inyo ang Salatu Tarawih. Iniwan daw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, khashitu an tufrad alaykum. Natatakot o di kaya nangangamba ako na baka maging obligado sa inyo ito. Yun ang layunin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kung bakit hindi niya sinalahan ang Salatu Tarawih muli. So ang Salatu Tarawih sunna lamang o sunna muakkada. So pagkaraan nung pumanaw ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ni Abu Bakar, sinasalahan ang Salatu Tarawih ng mga sahaba ng furada, ibig sabihin individual, no, bawat isa nagsasala ng Salatu Tarawih pag sa Ramadan. Sa panahon ni Umar, ganun din ang kanilang kalagayan. Isang gabi nadatnan ni Umar ang masjid, no, na nakita niyang hiwa-hiwalay nagsasala ang mga sahaba. Hindi ito nagustuhan ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu at inutusan niyang isa sa mga sahabi na kundi ang nagkakamali si Ubay bin Ka'ab, inutusan niya na ipunin sila sa Salatu Tarawih ng Jama'at and Congregational. Subhanallah, Congregational. Kaya inipon nila, sila ni Ubay bin Ka'ab as sinalahan ng mga sahaba at mga tabi'in ang Salatu Tarawih ng Jama'atan at ito na ang naging kalagayan at na-ijma' na pagkasunduan ng mga sahaba, no, itong gawain na ito na sinasalahan na ng Jama'atan Congregational hanggang sa panahon ni Uthman ni Ali hanggang sa ngayon na sinasalahan na ang Salatu Tarawih at ito ay maituturing na sya'ir o sya'ir, no, sa gisag ng ating Islam na kung saan pag sumasapit ang buwan ng Ramadan sa mga gabi ng Ramadan, ating sinasalahan ang Salatu Tarawih sa ating mga masjid, no, at ito ay hindi matatawag na bid'ah na tinuturing katulad ng sinasabi ng ilan, dahil ang Salatu Tarawih ay inumpisahan na ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinalahan lang ng mahal na propeta, hininto lamang niya para hindi maging hindi pangamba sa maging obligado. Pagkaraan sa panahon ng mga sahaba, sinasalahan nila ng individual, pagkatapos sa panahon ni Umar ay tinipon sila sa jamaatan at ito nang naijma' na pagkaisa na pagkasunduan ng mga sahaba ridwanullahi alayhim, kalugdan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon naman ating isusunod ang mga gatimpala at kainaman ng Salatu Tarawih. Maraming mga hadith na nabanggit na tumutukoy sa kahigitan o kainaman, gantimpala ng Salatu Tarawih. Kabilang dito ang nabanggit ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Palagi natin ito naririnig at isa puso natin, damdamin natin pag tayo ay nagkikiyam sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. Sinabi ng mahal na propeta, sinuman na magsagawa ng mga voluntaryong salat, tarawih, tahajjud, qiyamul layl sa mga gabi ng Ramadan nang may pananampalataya at hangarin pag-aasam na makakuha ng gantimpala, ay ipapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Subhanallah. Napakalaking fadl kay naman. Sinabi pa niya sa ibang hadith, inna rajul idha qama ma'al iman hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Katiyakan ang sino mang magdasal kasama ng imam hanggang sa ito ay matapos ay isusulat para sa kanya ang gantimpala ng pagdarasal ng buong gabi. Ano ibig sabihin to? Sino daw magsala ng halimbawa tarawih?
kasabay ng imam. Hanggang siya matapos, tinapos niya hanggang siya matapos ang imam, hanggang matapos ang imam. Makakamtan niyang gandimpala na para siyang nagkiyamul layl, katumbas ng kiyamul layl, yung pagtataguyo ng pagsamba sa gabi. Subhanallah. So, isa sa aral na makukuha natin dito, isa sa pagkakamali, na after tarawih, halimbawa, ang ilan, after tarawih, no, ay hindi nila sinasabay ng imam sa salatul witr. No, pagkakamali, isa to may tutunin kong pagkakamali. Dahil hindi nila tinatapos, nakakaligtaan nila itong gantimpala. Mas mainam, tapusin muna kasabay ng imam hanggang sa salatul witr para masaklaw ka, makamta mo itong dakilang gantimpala na ito. Kahit pa layunin mo, hangarin mo na ikaw ay magtatahajud. Magsala ka na, magtahajud ka na. Kahit pa may hangarin ka, sumabay ka na sa imam, pagkaraan sa tahajud, magtahajud ka na, subalit hindi mo uulitin ang salatul witr. Yun ang solution. Sasabay mo ang imam hanggang matapos ang salatul witr niya sa 20 sa unang 20 kasi sa tahajud naman huling 10 araw, 10 gabi ng buwan ng Ramadan ay dinidili ang salatul witr sa tahajud. Subalit sa kadalasan sa kadalasan sa mga masjid sa unang 20 gabi ay sinasalahan na ng imam ang salatul witr sa tarawih. So sabayan mo ng imam, kung magtatahajud ka ay magtahajud ka na, huwag mo nang ulitin ang witr kasi hindi maari ang 20 witr sa gabi. No, sinabi ng mahal na propeta, la witrani fi layla o fi maman al hadith, walang pagsasala ng 2 witr sa gabi. So pag nasala mong witr kasabay ng imam, hindi mo nasasalahan ang tahajjud, no, ang tahajjud. At yan ay pinahintulot dahil nabanggit, yan ay pwede dahil nabanggit ang mahal na propeta, pagkaraan niya magwitr, no, pagkaraan niya may witr, nangyari na siya ay nagsala ng 2 raka, no. So pag nangangulugan, nagpapahiwatig lamang na kahit pag nasala mong witr, no, nasala mong witr, pwede ka pa magsala ng ibang sala pagkaraan ito. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, isa sa kabilang sa panuntunan na ating tatalakayin hinggil sa salatul witr ay yung ilang raka ang tarawih, yung bilang, adad nito. Ito ay masala. Pero hindi na kailangan ng pagtatalo-talo sa bagay na ito dahil lahat ng adad na banggit ay may mga katibayan, basihan. Sabi natin dito, walang natukoy na limitasyon ang dami ng raka. Walang natukoy yung talagang tinukoy ng hadith na adad nito. Subalit, sinalahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na 11 raka o di kaya 13 na raka. Kaya sabi natin dito, ang dami ng raka nito, walang natukoy na limitasyon ang dami ng raka nito. Subalit, ang pinakamainam ay isagawa ito ng 11 raka kasama ng 3 raka na witr. Kung 11, 8 na witr, ay 8 na tarawih, pagkaraan 3 ang witr. Dahil sa ganitong paraan ito ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, maari ding 13 na raka kasama ng witr o di kaya 23 na raka kasabay ng witr. Ito rin ay may basihan, no, may basihan din do sinalahan ng mga sahaba o di kaya 36 na raka. Subhanallah, may pananaw madhab na 36 na raka katulad ng madhab ng Maliki sa South Africa o mga Africa, bansang Africa, kasi Maliki sila, sinasala nilang witr ng 36 na raka. Ang lahat ng yan ay may katibayan mula sa sunna at gawain ng mga sahaba. So ibig sabihin, lahat ng adad, bilang na ito may mga basihan. So hindi na kailangan ng pagtatalo-talo sa bilang na ito. Kung ang masjid ay sinasala nila ng 11 raka, alhamdulillah, sumabay ka. Kung ang masjid naman ay sinasalahan nila ng 23 o 36, sumabay ka sa nila. Lahat ito ay basihan. Walang nalalabag itong mga adad na ito. Lahat ng ito ay may basihan, may katibayan mula sa sunna o di kay gawain ng mga sahaba. Dahil walang katotohanan sa masala na ito, usapin na ito, ay walang natukoy na bilang ng salatul tarawih. Dahil nabanggit sa ilang hadith na salatul qiyam o salatul layl, mathna, no? O fima man al hadith, dalawa ang pagsasala ng voluntaryong sala sa gabi o sa araw, dalawa. So kahit ilang bilang ay pwede ka magsala ng qiyamul layl dahil makakapasok yan sa tinatawag na qiyam al layl.
So ito lamang yung mababanggit natin na mga panuntunan. Bilang panguli dito, nagpaalala ang ating butihing Sheikh hinggil sa kadalasan kaugalian ng ilang mga imam sa ibang mga masjid o ilang mga masjid na kung saan nawawala yung kapanatagaan daw sa pagsasala, na kung saan binibilisan nila ng masyadong mabilis na pagsasala. Ang tinutukoy dito, halimbawa, yung pagsasala ng mabilis at yung pagbabasa nga pala ng mabilis sa nakatulad ng ginagawa ng ilang mga imam, ito ay kabilang sa pagkakamali. Subhanallah. Kabilang sa pagkakamali na nagagawa ng mga imam na binibilisan nila ang pagbabasa hanggang sa hindi na nabibigkas ng maayos ang mga ayat at maaring ma-invalid ang sala. Dahil ang halimbawa ang Fatiha o di kaya ang mga suwar, dapat basahin to sa tamang pamamaraan. Kapag binabasa ng mabilis na nawawala na siya sa kalikasan o di kaya sa dapat pagbigkas nito, hindi na nabibigkas. Parang nilalamon na ang mga letra, nawawala na, ibig sabihin nasisira ang sala. Kung lalo ng Fatiha, so hindi maaari na binibilisan ang pagbasa na nawawala na siya sa tamang pamamaraan ito, na nawawala din yung kapanatagan. Subhanallah. Ang khusyu, kapanatagan, matiwasay, mataimtim ay kabilang to sa haligi ng pagsasala. So narapat natin itong bigyan halaga sa ating pagsasala. So hanggang dito na lamang, naway napulutan natin ng aral ang ating mga natalakay at na nadagdagan ang ating kaalaman. So kung mayroon mang kayong katanungan hinggil sa ating mga nabanggit, ay i-PM niyo lamang sa akin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Hanggang sa muli, wa akhir da'wana alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.